Kamasama na labot ka na, ang babangga magigiba. Aksyon na agad sila! Paulo ng pakpakan ngayong gabi, isang nagpakilalang miyembro ng Interpol. Sa 3,000 membership pinaraket, may rango kaagad na Master Sergeant, si Mr. Interpol, the playing so powerful dito sa Ambush na Bopoy. Sa Barangay Payata sa QC, ang Blatter na batayan ng reklamo, Blatter for sale pala. Kaya sa T3, ito ang inireklamo. Ang mga kutungerong may pakanaan nito, kayo na ang mag-provide sa arrest bank ng T3. Sa may hiling mag-shopping, babala, huwag makipag-usap sa mga estranghero. Baka kayo mamodo sa mga umagalang kaibigang tunong kawatan pala. Alamin ang stilo ng mga paninilinlang. Mga kapatid, kahit si Pacquiao, kahit si Marquez, hindi obra ang pagkastig. Walang iba sa pader ng aming pagtatanggol. Kami ang tatlong hurado na tutugis, uusin at ahatod ng mga purpon. Kaya kayong mga kumag at mandurugas, itong sagot namin sa inyong kabang-babang, todo lakba ka na! Mga at pamaya, walang kawala, panalagutin, Ambush! Umagtak sa kamay ng mga otoridad ang isang nagpakilalang miyembro raw ng International Police Commission. Pero bogus pa lang organisasyon nila na nagre-recruit ng aplikante. Ang sisme, sa halagang 3,000 piso, meron ka na raw sapa at ID at may rango pang Master Sergeant. Ang problema, illegal lahat ito. Kaya ang promotor, kalaboso sa aming ambos. Isang lalaki raw ang nagpakilalang miyembro ng isang Peking International Police Commission ang gumagala ngayon para mag-recruit. Ang problema, matapos papirmahin ang kanilang biktima sa application form, kasunod na agad ang 3,000 pisong bayad para maging miyembro. Kapalit ng bayad, may tsapa at ID ka na, may rango Master Sergeant ka ba? Sa aming surveillance camera, huling-huli ang suspect na nakilala si Eduardo Valencia kung paano mag-recruit sa kanyang Peking organisasyon. Kaya naman, agad namin itong inilapit sa CIDG Imus na agad ikinasang isang operasyon. Sa entrapment operation sa loob ng isang restaurant sa Imus, Cavite, arestado si Valencia sa mga totoong polis matapos niyang tanggapin ang 3,000 pisong marked money mula sa isang asset na nagtanggap na aplikante. Sa presinto, todo gate ang suspect na lehitimo ang kanilang grupo. Pero hindi ba gano'n yung ginagawa niya na? Hindi, naka-register niya. Pero hindi siya lumusot sa mga operatiba. Iyan na UN ECOSOC. Ano yan? Ano yung ibig sabihin ng ECOSOC? United Nations Economic Council, Social Office Council. Walang ganyan. Huwag tayong kikita sa pamamagitan ng panluloko. Alam na alam mo naman sa puso mo, sa diwa mo, sa kaluluwa mo, sa isipan mo, mali ito. Ang international policeman, Dimas Reyes ngayon, habang sinasampana na patong-patong na kasong usurpation of authority at robbery extortion. Ang nakakatakot dito mga tatito, may sample nandito sa amin. Ha? Ito yung sample. Ha? Oh. Ang nakakatakot dito mga pumapunta sa mga kawatan ito. Oh. Ha? Oh. At kumatok sa mga bahay, mga katulong ang mga biktima. Sabi mga polis kayo, papasukin mo kami dyan. Ito ang nakakatakot dito. Hindi na kanta. Bago pa siya makapagbiktima ng marami. Pero marami na yung biktima ito, mga medyo hindi pumasa sa PNP. Pwede niya, hinihikayat niya. Meron sa labas ng opisina niya, bumagsak sa PNP. Pwede kayo pumasok dito, international police. Automatic as a sergeant. Pasado, basta may tatlo dito. Kumbaga ano, SPO4 agad. SPO4. Mamili ka ng rango mo, okay ka na. Pwede. Eh, kung gusto mo maging major agad, pwede? Malaki-laki, 5,000. Pag tumataas ang rango, mas malaki pa rin. Master Sergeant, 3,000. Ang starting Master Sergeant. Master Sergeant. Ano sa kapo? Hindi na, wala na dadaas, no? Kaya nga, tingnan nyo rin yun. Ako, mag-iingat ho kayo. Yung mga papakita-kita ng ganito, yung mga tsapa ng international police, wala hong ganun. Ano po? Baka gamitin ng mga kawatan ito, manluloko,
ay may biktima. Pero may mga ibang kulukoy din na medyo may sayad sa utak, may plano gumawa ng krimen. Eh kumukuha ng mga ito. Ayun. Eh kasi gagawin mo sa mukha mo. Paano mo ka makikita? Gagawin mo sa mukha mo. Pulis kami. Wala ka ng pagkakataon na mabasa mo eh. Nakakalapos dito eh. Ganito lang yun eh. Ano, kakasana? Ano mo makikita nga yan? Ngayon mag-iiyato kayo, ano po? Talang mo ito sa SCG. Ayun. Ito para linawin tungkol sa pagkalat ng Grito Kalokon. Kausapin natin si Police Superintendent Hilario Oralio, ang chief po ng CADD PCRGO, ang Community Affairs Development Division ng Police Community Relations Group. Magandang hapon nung, sir. Magandang atin pa ng gabi. Opo, sir. Abay, itong ahot, nahuli po ng CIDG, itong tao na nagpapanggap na miyembro ng International Police at nagre-recruit ng mga kababayan natin dito sa halaga ng 3,000, mabuti naman at natuldukan ho ito ng PNP. Opo, mabuti po yun. At sa records natin dito sa Community Assistance and Development Division ng mga non-government organization na accredited ng PNP, hindi yan isa sa mga accredited na NGO ng PNP, nor may mumuha yan dito sa PNP natin. Kaya sabihin ko talaga, yan ay talagang pangrakit lang yan. Eh nakakatakot po dito kasi, Colonel, baka magamit ito mga lukuluko, ha? Papasok sa mga bahay-bahay, ang mga ibiktima nito, yung mga kawawang mga katulong na naiwan sa bahay, sabihin, mga pulis kami, papasokin sa bahay. Yun ho, nakakatakot dun, sir. Yun nga po. At kung para mas madaling bilang matandaan kung paano mag-inquire, kung talagang bogus o totoo kung mga ganyan na lumalapit sa mga kababayan natin, kung mag-text lang sila sa 0917-847-5757. Yan po ang opisina natin sa CPNP na mag-tutugon sa kanilang mga katanungan sa instante. So, malinaw, sir, wala pong International Police Commission. May NAPOLCOM pero walang IPOLCOM. Opo, wala po na credited tayong ganyang NGO at sa aming mga records dito, wala po talaga ang ganyan. Alright, maraming salamat po, Colonel Hilario Oralio. Maraming. Ang klase! Mga babae at batang inaapi, may respect na kay Tol Raffy. Ang gater ay patay ng mga reklamo sa barangay pulis, pero sa barangay payatas, ang reklamo ay ang mismong gater sa kanilang barangay hall. Sa kanila kasi ang gater ay may bayad! Kasi ba naman yan? Ha? Pukutuhan niyo pa, umanda kayo sa aming respect. Barangay gater fee for 200 pesos? Ito ang ginugal sa T3 ng isang residente ng Payatas, Quezon City, tungkol sa kanilang barangay. Ayon sa informante si Edong, ang mga kawani sa kanilang barangay hall ay pang mga hold-upper! At ikaw po, nagpa-blatter dito, eh, hinihinga kanila ng 200 pesos. Pangalawa pa, nagre-reklamo ka rito, nagre-reklamo lang, wala aksyon. Dahil sa sumbong ni Edong, agad nang manman ang titwi sa barangay hall ng Payatas, isang asset ang nagsumbong at nagpa-blatter sa desk officer na si Pong Red. Step 1, nagsulat ng blatter ng desk officer, parang seryoso sa pagkikinig sa reklamo. Step 2, sumenyo sa ito ng paghingi ng komento. Ito na bang hudyat ng kotong nyo? Step 3, na mag-abot na ang asset ng 200 piso. Dali-dali nitong isinilid sa drawer, oh! Hoy, desk officer Pong Red, listado na namin ang kawatang estilo nyo. Pero, saan na bang kayo napupunta mga nasingin nyo? Kayong mga may problema rin sa amin, hindi na sila po nagpapablatter. Inusisa namin ang kapitana ng barangay na si Rosario Daduro tungkol dito. At ang sagot niya, Kung tungkol po sa blatter, maliwanag po na wala pong bayad po yun. Yun po ay libre dahil record for process po yun. Talagang lahat kami pinupulong yan. Nang pagbablatter po, walang bayad. Ah, ganun po ba? Sa palagay niyo, sino pong sinungaling? Kayo o ang video na napitikan ng inyong tawan na tumatanggap ng pera?
Para sagutin ang reklamo tungkol sa kanya, kausapin natin si Bong Red, ang guest officer ng Barangay Payatas QC. Eh, Mr. Bong, magandang gabi po, Mr. Bong. Magandang gabi naman, sir. Oh, sir, bakit kayo tumatanggap ng bayad para sa blata, di ba? Libre dapat yan, sir? Hindi po, ganito po, sir, ang nangyari. Parang pong taga-Tarlac na ayon sa kanya, eh, nagpa-blatter sa akin, kasi ayon sa kanya, na isnatch yung cellphone niya. Ngayon po, habang nagpa-blatter... Yung monitor mo muna, sir, pakihinaan. Okay. Hinaan mo, hinaan mo. Sir, kaya tinan, sir, para shortcut, sir, ha? Para shortcut, ha? Kung nanonood ka sa TV yan, di ba? Kitang-kita naman sa video, ayan o, oh, sinilid mo sa drawer yung pera. O, anong pang palusot mo dyan? Ayun o, oh, o. Oh. Sir, kasi kusang loob na ibinigay po niya sa akin. Sir, dalong beach ko po na ulit, na walang bayad ang nasa. Okay. May mga studio po akong nakarap sa akin noon. Ayun. Eh, kusang loob daw. Kusang loob yung kusang loob. Ano sabi niyo, Matol? Pero walang bayad ang pabablatter. Sir, wala po. May naman kayo kami patkil doon sa harapan ng nabita namin na walang bayad ang blatter. Okay. Nagtrabaho ka ba sa customs? Sir, ganito po. Alam po niyo yung pagbibigay niyan sa akin. Oh. Unang-una po, ang binibigay, 200 na tigil 100. Oh. Tapos ibinalik po sa kanya. Oh, uy, binalik mo. Oh, yun, mabay. Binalik ko po. Oh. Ano po lang naman yung video na binabalik mo? Oh. Kasi po, talagang wala pong bayad ang blatter. Ayun. Ang galing talaga. Binalik niya po sa akin ulit yung 250 tapos 100. Oh. Inulit ko pa sa kanya. Ay. Kung ano itong ibinibigay niya na ito. Ay, Mr. Red! Sabi niya po, kusang loob na ibinibigay niya na. Yes, Officer Red! Yes, Officer Red! Makinig ka, ha? Alam mo na, pag ikay na sa gobyerno, bawal na bawal ang tumanggap. Kahit na sabihin, pangkapi mo, pwede mo, dapat iyo. Sasabihin mo, boss, bawal ho sa amin yan. Tutulungan ka ho namin, libre itong aming trabaho. Hindi ka man lang tumanggi, ho? Pagamot sa'yo, diretso ka lang sa drawer mo, eh. Baka may makita mo, baka makita ng ibang mga kagawad at humingi rin sa'yo. Sir, mali po yan. Hindi ganun po ang binigay niya sa akin. Walang may barya. Huwag mo nang ulitin na, Bong. Tama na yan, stop na. Bong. Po. Stop na, ha? Sige po. Basta, sir, sa totoo lang, sabi ko po sa inyo ang totoo. Oh. Eh, yung binigay na sa akin ko, okay. Sa yung po niyang ibinigay. Hindi po ako nagsingil. Bong. Kasi pwede po kami tanggalin. Okay, sige, Bong. Bong. Barangay Rosario de Lolo. Bong. Po. Bong, si Ben Tool po. Po, sir. Sigurado ka na tayo na sinauli mo? Sinauli ko po. Mamamatay pa man yung aso niya. Dalawang tigil saan. Tapos sir, pusa niya pinilig na binigay. Pinilig pala siya. Sige. Next time, huwag mo na ulitin na. Huwag na. Okay, tama na po ha. Stop na. Opo, sir. Salamat po sa inyo. Okay, sige. Salamat din. Mga residente sa isang subdivision sa Paranaque, sa sobrang himboto, nais na mag-people power! Ba? Galit-galit, nandiyan pa din ah. Oo, gusto mong maghulimentado. Oo, sige lang. Laban sa kanilang presidente ng Homeowners Association. Mamaya, abangan kung bakit. Sa modus gagala-galang mabait ko no sa mga pamilihan tsaka magpapakilala ng kaibigan, huwag pagkatiwalaan! Ang totoo'y sila'y kawatan! At ang theme song ni Teddy Cantatero para sa mga hunghang at kawatan. Abangan! Si Edwin Gerasi at